Hello, hello mga kabarya. Meron naman tayong barya ngayon. At ito ay ang 5 centimos o 5 centavo. 5 centimos. Dalawang klase ito. Yung unang issue o unang release, unang series ay noong 1975 hanggang 1978. Noong 1975, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang klase ito. Meron silang Lantrisan Mint. Lantrisan Mint, baka France ito o Germany. Merong Philadelphia Mint. Yung 1975 na Philadelphia Mint ay inilabas noong 1976 o ginawa noong 1976. Meron ding 1975 FM o Franklin Mint. 104,000 lang ang ginawa at meron ding proof na 37,000 na Franklin Mint at meron ding special uncirculated na meron lang siyang 5,875 pieces. Noong 1976 meron apat na release, yung regular na Philadelphia Mint merong 10,000 pieces lang na matte, merong proof na 9,901 pieces, at merong special uncirculated na 1,826 pieces. Noong 1977, naglabas sila ng regular strike na 19,367,000. At naglabas rin sila ng Franklin Mint na matte. Merong 10,000 copies. Merong Franklin Mint na 1977 na 4,822 copies. At naglabas sila ng special uncirculated na 354 pieces. At lastly, sa ganitong series, naglabas sila ng tatlong 1978. Merong 61,838,000. Medyo marami pa ito. At merong Franklin Mint na 4,792 proof. At merong Franklin Mint na 10,000 na special uncirculated. Okay? So, lahat dito, wala tayong mat, wala itong proof. Kasi sobrang ganda yung mga matte at proof. At wala rin special uncirculated. So, plus common coin ito. Ang pinagkaiba, itong 1975 to 1978, siguro ito siya, yung brass, copper, at zinc. Medyo puti yung ano, light yellow o light brown ang kulay. Habang yung latest na issue nila o release nila ay kanito, parang yellowish or big brown, pero sigurado first issue, first release ito. Then nung last issue nila mula nung 1979 hanggang 1982, so ito pinag-iba nila, ito medyo light, sigurado ako 1975 hanggang 1972 ito, at saka ang mga ito ay 1979 hanggang 1982. Yung 1979, daming variety at combinations. Die 1, die 2, die 3, die A, die B. Combination 1979, 1980, 1A, 1981, 3B, 1981, 3, 1982. Ang dami-daming varieties. Pero kukunti lang ang ginawa rin nila. Noong 1979, tatlong issue yung BSP coins, o dito sa Manila ginawa. Merong FM o Franklin Mint, 3,645 pieces. Merong Franklin Mint at 10,000 copies, 10,000 pieces.
noong 1980, naglabas la ng 111 million pieces, 339,000. Naglabas sila noong 1980 ng Franklin Mint FM ng 3,133 copies. At saka yung sumunod na special uncirculated, undefined. Noong 1981, naglabas ulit sila ng BSP, undefined ulit. Noong 1981, naglabas sila ng Franklin Mint, 1,791 pieces na proof. At naglabas sila ng special uncirculated. Noong 1982, dalawang klase lang nilabas nila, yung Franklin Mint na proof at saka yung BSP. Mga undefined mintage. So tingnan natin ngayon dito kung ano ang meron tayo. Sigurado ito mga ano ito, anong taon ito? Ay, eto 1982, ba't ganitong kulay? 1982. Ano bang tatak nito? Ah, BSP 1982. Meron dyan o, yung sa 5 centimos, sa baba ng centimos, may tatak na BSP. Maliit lang siya. Nagkakalaga lang ito ng 6 pesos hanggang na 30 pesos. Next, 1982 ulit. BSP ulit siya. Sa baba ng word na centimos, meron dyang BSP. Nakita nyo? Tatlong letra. Next. BSP ulit ito ah. 1979. Ah, okay. BSP 1979. Dami ito. 12,805,000 ang ginawa na 1979. Next. BSP ulit. 1981. BSP 1981. Nagkakalaga ito ng 17 pesos hanggang 28 pesos. Next. 1981 ulit. Ito ay BSP ulit. 17 pesos hanggang 28 pesos ang value nito. Next. 5 centimos, 1979. Ano ko kung mayroong tatak na BSP o wala? Kasi pag walang tatak na BSP, ibig sabihin Franklin Mint yan, FM. Wala namang BSP na tatak ito. Tignan na natin maigi. Maaga. Tiningnan ko maigi at BSP rin ito. BSP 1979. Next. BSP ulit. 1981 BSP, nagkakahalaga ng 17 pesos hanggang 28 pesos. Next. Walang tatak dito ah. Walang BSP na tatak oh. At saka parang weak strike yung gilid oh. Wala siyang edges. Wala siyang tatak guys oh. Walang BSP na tatak sa baba ng 5 centimo. Yung yan, tingnan nyo yung pinagkaiba. So baligtad rin natin. Baligtad. Oh, 1976, double check. 1976, Philadelphia Mint ito. Walang tatak.
Philadelphia Mint. Ito common ito, napakarami nito, merong 98 million copies ang ganito. Pero nagkakalaga ito ng mataas na value. 1976 12 pesos hanggang 60 pesos ang value. Next, last two coins. Ng gasgas na si Melchora Aquino. Anong taon? 19, forgotten. 1979. BSP yata ito eh. Wala ko gasgas, hindi mabasa kung merong patag, wala. Ito maganda ito, natural cotton, BSP. Kapal pa ng ano oh, yung edge niya oh. Ang ganda. Ang ganda ni Melchora, tandang Sora. Tandang Sora. Tandang Sora. Quezon City. Eh, 1981. BSP 1981. Nagkakalaga ito ng 17 pesos hanggang 28 pesos. So mahirap makahanap ng proof at special uncirculated nito at saka yung mga Franklin Mint na proof. Pag meron man, medyo mahal ang value. Tulad sa mga proof, nagkakalaga ng libo-libo. Okay? So, maraming salamat sa panonood at please huwag kalimutan mag-comment, subscribe at i-turn on ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod natin na mga videos. Maraming salamat at see you sa susunod na video. Thank you at comment, subscribe, subscribe. At gagawa siguro tayo ng video para sa mga sasali sa ating tawag dyan parapol, pero medyo matagal itong raffle na to kasi para ito sa 100k subscribers, so medyo matagal-tagal, pero tingnan natin baka gagawa tayo ng parapol na video pag maalala natin. Okay, at see you sa sunod natin na videos. Comment, subscribe guys, at para may chance kayo manalo sa ating pag-giveaway. Maraming salamat at see you sa susunod natin na videos. Thank you at bye-bye. See you sunod natin na videos.